Next example, we have 81 raised to 3n plus 2 all over 243 raised to negative n is equal to 3 raised to 4. Ma'am, may fraction na naman. Ayoko na. Hindi pwede. So, solve pa din talaga tayo. So, ang gagawin po ay una, ano ba yan? Busog, sorry. Una, i-rewrite natin. Ayan, magkakaiba sila, di ba? Nakikita nyo naman, magkakaiba, tas may fraction yung kabilang side. Eh, kailangan nga natin, isa lang yung base sa isang side ng for both sides of the equation at kailangan pare-pareho sila. So, ibig sabihin, mag-rewrite tayo. Ngayon, ma'am, anong number yung gagamitin natin? E di, ganun ulit, mag-iisip ulit tayo. Puro isip na lang, no? Ganun talaga, wala tayong choice. Iisip tayo ng number wherein, pag ni-raise natin yung number na yon, the answer will be itong mga numerical values na meron tayo. Ngayon, swerte tayo for this example kasi merong 3 raised to 4. Meron na kayong clue ngayon kung ano yung magiging base nyo para magpare-pareho silang tatlo ngayon. Iisipin na lang natin ano yung magiging exponent nun so that the answer will be 81 and ano yung magiging exponent para maging 243. So, rewrite tayo yung 81 kasi yung 3 raised to 4 naka-exponential form na siya. So, hindi nyo natin siya babaguhin. Yun na yung clue natin kung ano yung magiging base yung pwede mong gamitin para marewrite yung 81 at saka 243. Ibig sabihin, 3 din yung base niyan. Ganun lang naman yun. Hindi yan pwedeng mag-iba-iba ng base. Kasi nga, hindi tayo makakapag-solve pag nag-iba-iba sila ng base. Isipin nyo na lang yung magiging exponent na itong dalawang ito. Pwedeng gumamit ng calculator o kaya naman, ang gawin nyo, multiply nyo yung 3 times 3 times 3 times 3 hanggang makuha nyo yung 81 at saka 243. Pero syempre dahil dakilang tamad tayo, magka-calculator tayo. So, saan kaya natin i-raise yung 3 so that the answer is 81. So, kung ang sagot ninyo ay, mag-solve naman kayo, gilapin nyo naman kung saan mag-i-equate yung 81, guys. So, kung ang na-solve ninyo ay 3 raised to 4, or yung 3, imumultiply mo sa sarili niya ng 4 na beses so that the answer will be 81, then you are correct. Next, 243. Sa ang number niyo kaya i-raise yung 3 so that the answer will be 243. Kung ang sagot naman ay 5, then you are correct also. So, yung 81, we can rewrite it as 3 raised to 4. Yung 243, we can rewrite it as 3 raised to 5. Tapos, ayun na, pare-pareho na silang 3. So, ang gagawin lang natin is we will simplify. So, 81 muna, palit muna tayo. Magiging 3 raised to 4. Tapos, raised to 3n plus 2. Yung 81 lang yung 81. Yung 81 lang yung nire-write natin, ha? All over, yung 243 lang, 3 raised to 5. Kaya naiiwan yung 3n plus 2 at saka yung negative n. Tapos, 3 raised to 4. O, ngayon, apply nyo muna ulit yung, para hindi kayo maguluhan, pagka may mga ganito ng itsura ng exponents, isimplify nyo na siya ng ganyan, total kaya nyo naman na. At, o kaya naman ay pwedeng sa scratch para hindi kayo malito na ang dami ng numbers na nakalagay dun sa solution niyo. So, isimplify natin siya. Pwedeng isulat natin to as, ikigilid ko ng konti para mag-cash siya. 3 raised to 4 times 3 ay 12n plus 4 times 2 ay 8. Tama ba ko? 3 times 4, 12. 4 times 2, 8. All over 3 raised to 5 negative n o edi negative 5n is equal to 3 raised to 4. O ngayon, ma'am, may fraction pa din dun sa kabilang side ng equation or nandun dun sa left side. So, i-rewrite natin yan. Ano kayang rule ang pwede nating gamitin para ma-rewrite natin iyang mahiwagang tawag nito term na yan na nasa left side ng equation. Kung ang iniisip po ay quotient rule, ma'am, pwede natin gamitin yung quotient rule para ma-rewrite natin yan into 1. 1 na 1 exponential form lang. Then you are correct po. Na ito, dahil division siya, anong kapartner ng division? Sabi ko ulit kanina, syempre nalimutan na nila. Ang kapartner ng division ay
subtraction. So, anong gagawin sa exponents? Ang gagawin sa exponent, isusubtract nyo yung dalawang exponent. So, copy tayo ng base, which is 3. Dito ka nalang isusulat. Copy tayo ng 3. Tapos, isusubtract ko daw yung dalawang exponent na to. Para hindi kayo malito, lagay nyo siya sa parenthesis na treated siya as one term. Yung 12n plus 8, isang term yan. 12n plus 8 minus. Ma'am, bakit nga ulit minus? Kasi nga, nagdi-divide tayo. Pag nagdi-divide, pareho ang base. Ang gagawin sa exponent ay subtract. Tapos, negative 5n. Negative 5n. Huwag gagawin na diretso. 12n plus 8 minus 5n. Pag ganito ginawa ninyo ay mali. Maling-mali po talaga. Kaya nga, pinalalagay ko siya sa parenthesis para hindi kayo malito. Okay? Next. Ulitin ko ha, pareho yung base. Pag pareho yung base, nasa division, ang gagawin sa exponent, subtract. Yung 12n plus 8, isang term, subtract. Tapos yung exponent sa ilalim, or yung exponent sa ilalim, exponent sa denominator, sulat din as it is. Tapos 3 raised to 4. Pwedeng choice nyo ulit. I-simplify nyo muna yung nasa exponent nito. Or, pwede namang dahil pareho na yung base, isa na lang yung base sa left side, sa right side, pwede na natin siyang isulat as 12n plus 8 minus negative 5n is equal to 4. Pwede nang ganyan. Tapos dito na lang tayo mag simplify. Okay po? Simplifying, we'll have 12n plus 8. Subtraction. Sa subtraction, anong rules ng subtracting integers? We have to change the sign of the subtrahend, proceed to addition. Ano yung sign ng subtrahend? Negative. So, magiging positive 5n. Pagka meron pa din naman yung nag-iisip na, ma'am, i-distribute yung operation doon sa subtrahend, ay para lang siyang transpose. Sige, pwedeng mapagbigyan, kaso hindi po talaga yun yung proper way. Ang proper way is we change the sign to subtract and proceed to addition. Kaya nagiging positive yung 5n, kasi nga, chine-change natin yung sign niya. Okay? Then, simplify. So, pagka-simplify, we combine like terms. So, 12n plus 5n ay 17n plus 8 is equal to 4, then transpose tayo, or yung proper way ay APE, na addition property of equality, kung gusto nyo malaman kung ibig sabihin ng APE, 4 minus 8. Tapos 4 minus 8 ay, ang sagot nun ay negative 4. Tapos 17n. And then the value of n is equal to negative 4 all over 17. Yan na po yung final answer.